Ngayon, sabihin natin, kaka-Bible study mo ganyan, eh pwedeng maligtas ka eh. Pagkatapos yung iba na nangungutra sa iyo, pwedeng hindi maligtas eh. Bakit? Kasi ang kaligtasan po ay relasyon natin sa Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit may relasyon ka sa Diyos, pwede pa rin hindi ka maligtas eh. Nakalagay po sa Bible yun na kahit na nagsisimba ka, nagtatangs ka, at sabihin natin, kahit lamang ka na ng simbahan eh, puro pray-pray ka, eh pwede ka pa rin hindi maligtas. Bakit? Nakalagay po kasi sa Biblia na ang mga gumagawa ng mga ganitong mga bagay ay hindi tatanggapin sa kalangitan. Katulad ng paglalasing. No? Kasi pwede kasi nagsimba ka ng simbahan at naglalasing ka pa. Hindi tinatanggap sa langit yung ganon. Eh ngayon, yung mga side track ba na hindi ko alam kung ano magandang term doon na may binanggit po rito sa Biblia na essential na kailangan mo, na kailangan ng isang Kristiyano, hindi po yung kumbaga pinaka main na main, pero kailangan. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay. Simulan po natin. Naka-ready ka na? Kaya hindi po natin pag-uusapan dito yung pagiging prayerful. Dapat yun eh. Tama lang na maging prayerful ka. Kundi yung mga side ba? Yung mga side, ano ba tawag dito? Side dish. Ano na? Minsan nakakaligtaan natin. Pero yung essentials yan na kailangan pa rin siya. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay, start po tayo. Number one. Ito yung mga kailangan po ng Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, ang isa rito ay yung dapat marunong kang magbasa. Magbasa. Ano sa Tagalog yung magbasa? Read. Reading, no? In English ko eh. In English nyo eh. Tagalog yung sinabi ko eh. Ngayon ang sinasabi niya rito, dapat marunong kang magbasa. Bakit? Kasi ang pinaka sikat na libro dito sa mundo, yung Bible, ay nasa book form. Nandun siya sa anyo ng aklat. At nasa disadvantage po yung mga tao na pasintabi po, yung hindi marunong bumasa. No, nasa disadvantage. Alam niyo, may mga workers po tayong ganyan. At isa po sa ginagawa po ng mga kasama natin, talagang tinuturuan po yung mga bata na worker po na magbasa. Yung iba nga mahina mag-memorize eh. Pero dahilan sa ano, sa pinagtsatsagaan, tinutulungan, alam niyo po si Jesus ay maganda yung kanyang reading ability. Ako yung pronunciation ko na English, hindi maganda eh. Hindi katulad yung iba, very fluent sila na magsalita ng English, ganun. Ako hindi eh. Nakakaintindi ako ng English. Yung nga lang, yung dila ko pagka magsasalita na ng English, natatali, nagaganon. No? Kaya minsan lang mangyayari, English Carabao. Ngayon, pero ito po, required po tayo, ang lahat ng mga Kristiyano na marunong magbasa. Hindi lang sabihin natin, yung katulad po nung mga dyaryo, ganyan, hindi yun eh. Kung hindi yung Bible, bakit kasi ang Bible po ay nasa book form. No, ngayon, ang salita ng Diyos ay nasa book form. Nandun siya sa anyong aklat. Hindi po siya anyong YouTube. Na lagi mo nalang papanuuring ganun. Eh maraming salamat kasi may mga YouTube po ngayon na videos na yung may nagbabasa nung Bible at pinakikinggan mo na lang. Walang problema ron. Pero hindi ka palaging ano eh, hindi ka palaging sabihin natin, hindi palaging may kuryente. At paano kung ma-deploy ka, sabihin natin, noong pong dalaga pa si Pastora Abby tsaka si Pastor Andrew, na destino po sila na deploy sila sa Zambales na kung saan walang kuryente, eh paano kung aasa ka na lang sa YouTube? Kailangan mong marunong kang magbasa. Bakit? Ang Bible po ay nasa anyo ng aklat. At kailangan po natin itong gawin. May mga Kristiyano po na sabihin natin, makikita mo naman kung hindi nagbabasa yan ng Bible eh. Unang-una, hindi luma yung Bible, bago. Ay, mas malala rito, yung walang Bible. Nalala ko po yung isang ano, kasambahay sa bahay. Ngayon nag-ano siya, nag yung ano ba yung asido? Muriatic acid sa CR. Eh ngayon, kinulong niya yung sarili niya, tapos nag-muriatic acid, tapos nagwalis-walis siya para malinis yun. Paglabas niya, nahihilo na. But kasi siya nagkulong.
Ngayon, nung sabi nung amo niya, ano nangyari sa iyo? Eh, kasi po ganito, masakit pong ulo ko. Ngayon, ginawa po nung ano, nung amo, sabi niya, ito yung biogesic, uminom ka. Eh, yun lang kasing alam niya, hindi naman nakakagaling yun doon sa ganun, eh. Baka nga natunaw na yan. Eh. Ngayon, ano po nangyari? Pagkaraan po ng mga isang oras, nagbumalik po yung amo at ang sabi niya ganun, bakit nandiyan pa yung biogesic di mo iniinom? Ayoko pong inumin. Sabi niya, bakit? Baka po may maghanap. Kumbaga, hello, binigay nga sa iyo yan, eh, pagkatapos sa iyo mong hanapin. Ang aklat po ng Diyos, ang Bible ay binigay sa atin para basahin. Alam niyo, sabi niya rito, kung didili-dilihin mo yan araw at gabi, gaganda buhay mo. Yan po nakalagay sa Joshua, no? Ang sabi niya, kung didili-dilihin mo yan, ibig sabihin yung ipapasok mo sa isip mo, pero paano mo mapapasok sa isip mo yan? E, papasokin mo muna sa mata mo sa pamamagitan ng pagbabasa. Dapat ang Bible po binabasa na at binabasa at binabasa, binabasa natin hanggang sa lumubog po ito sa puso natin. Anong mangyayari? Sana nga nakalagay sa Bible yan. Anong sabi niyang ganun? Dilidilihin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Nasa Joshua, ano yan? 1, ipakibasa nga po, no? Sabi niya, dilidilihin mo ang Bible, ang salita ng Diyos araw at gabi para masunod mo ang mga nakasulat doon, no? Pakibasa nga si Pastor. Huwag mong kalilitaan basahin ang aklat na yan. Si, ano sabi niya? Ang gagawin mo? Huwag mo kakalimutang basahin. So, ang Bible po ay kailangan basahin. No, kailangan nga mga Kristiyano marunong magbasa. Kung meron man po akong natutunan sa school na kumbaga parang sulit na sulit, ay yung natutunan ko pong magbasa. No? Bukod po sa mag-arithmetic. Ano ibig sabihin nun? Marunong ko magsukli. Kasi kung di ka marunong mag-arithmetic, di ka marunong magsukli. Pero ang sabi niya rito, kung meron man akong natutunan, ako po si Kuya Boy, eh yung buti nilang natuto ko magbasa. Ngayon, hindi pa naman huli ang lahat sa atin, pero ito po yung nire-require ng Diyos eh, na marunong kang magbasa. Eh siyempre, anong babasahin mo? Yung salita ng Diyos, sabi niya, basahin mo yan, basahin mo. Hindi yung nakikinig ka na lang ng sermon every Sunday, iba kasi yung binabasa mo eh. Kasi pakibasa nga, Pastor Badong. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo iyon araw-gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakikulat doon. Sa gayon, giging hawa ka at magtatagumpay. Tingnan niyo po ang resulta. Tingnan niyo resulta ng binabasa mo ito. No, number one, sabi niya, magbibigay ng kaginhawaan sa buhay. Aalisin ganito sa kahirapan. Aalisin ganito sa problema. Aalisin ganito doon sa sigalot. Magulong buhay. Aalisin ganito doon sa pangit na buhay. No, eh, maliban lang kung in love ka sa pangit na buhay, wala namang ganun. Pero sinasabi niya, yung magulong sitwasyon, magulong masalimuyot na buhay, sabi niya, aalisin ka rin at makakaramdam ka ng ginhawa. O, di ba ang ganda? Pero ang pinakadulo niyan, no, ay yung sabi niya, basahin mo kasi yung Bible. Ngayon, eh, paano ko mababasa yan, Kuya Boy? Ang kapal-kapal niyan. Eh, kung sisimulan mo ba yan, matatapos ka rin yan. No. Ngayon, siguro, meron nga hindi maintindihan. Katulad yung ano, Book of Ezekiel. Ay, naku po, ang hirap intindihin yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ang kapal-kapal, lalo na yung isa pa, yung Book of Isaiah. Ang mabuti pa yung mga maliliit na ano, yung tinatawag nilang minor prophets. Yung Habakuk. Ano sa Tagalog ang Habakuk? Have a Coke. Ano? Eh, maliliit yan. Hosea, Sepanaya, mga ganun. Maliliit lang yan eh. Pero yung Ezekiel, ay naku po. Tapos pupunta ka sa Revelation, hindi mo maiintindihan kasi sino ba sa atin ang 100% nakakaintindi na ng Bible? Eh kahit ako hindi. At hindi po ako naniniwala na maabot ko yun. Eh sobrang dami kaya ng revelation dyan. No? Alam niyo po, ang isang ano, ang isang nakakapagtaka, isang wonder, no? Isang wonder ng Bible na yung mga sikreto niyan, yung iba ngayon na lang lumalabas eh. Alam niyo po ba, ang history ng earth, ng world, hanggang sa matapos ito, nasa Bible na.
Yung mga prophecies riyan, yung mga kwento riyan na nakalagay riyan, yung mga symbolism riyan. Sinabi niya si Alexander the Great, sino pa? Hanggang yung mga presidente ngayon time na to na nakalagay diyan eh. No? Yung world history na nandiyan lahat eh. Mababasa mo yun eh. Na noon ay hindi mo maintindihan pero tingnan mo andiyan pala. Yung kumbaga libo-libong taon bago maganap, ay nasa Bible na. Ang isa pa rin ito, nadidiscover yan ng technology natin ngayon lang. Alam niyo, may napansin po kasi yung mga tao riyan na sabihin natin ano, yung Genesis, yung original na language ng Bible. Di ba, in the beginning, God created the heavens and the earth. Alam niyo, kung meron po yung tinatawag na yung first letter, halimbawa, first letter ng Bible, magbilang ka ng lima. O, sulat mo yung first letter, magbilang ka ng limang characters. Tapos, yung ikalimang character, sulat mo. Tapos magbilang ka na naman ng lima, isulat mo. Magbilang ka na naman ng lima, alam niyo, lumalabas yung mga pangalan ng mga tao. Ngayon, magbilang ka naman ng, halimbawa sabi ng every 12 character, magmula sa una. Yung buong Genesis, ha, lalabas yung history ng Earth. Na hindi mo makukuha noon kasi walang technology, walang computer noon eh. Pero ngayon, lalabas na si presidente ganito ay ma-assassinate. Na si presidente ganito ang taong ito ang susunod na magiging presidente. Nakalagay sa Bible. Kung matyaga ka lang na pag-aralan. Ngayon meron ng mga computer programs na ganyan na nakukuha niyo mga kapatid, na hindi mo madidiscovery noon kasi wala pang computer, pero dahil ngayon may computer na sabihin natin, pahabang ganyan, ano? Kasi ang Bible kasi baliktad, ang sulat eh. Kasi ang sa atin, from left to right, di ba? Pag sinulat mo yung pangalan mo, left to right. Pero kasi ang Bible kasi, from right to left, parang ganyan. Ngayon, subukan mo namang basahin siya ng pababa. Anong mangyayari dyan? Madidiscovery mo na pagdating ng ganitong taon, may mangyayaring trahedyang ganyan. No? Ang tawag doon, Bible codes. Ngayon, masyado nang malalim itong binabanggit ko, pero na nagugulat po ang mga scientists, nagugulat ang mga theologians, nagugulat ang mga nakakaintindi niyan. Bible codes po ang tawag doon na makikita mo na itong taong ito ang magiging problema sa ganitong year na to, at itong taong ito, talagang ini-spelling pati yung pangalan niya. Na magkakaroon ng impact ito, si Hitler nga nandyan eh. Yung pangalan ni Hitler at ilan milyong Hudyo ay papapatay niya, nakasulat na riyan. Iisa-isahin mo lang na ganyan. Halimbawa, sabihin natin, magsisimula ka sa first letter, magbilang ka ng lima. Next, magbilang ka ng anim. Tapos next, magbilang ka ng pito. At every character doon, lalabas yung magiging history ng mundo. Pero wala pa si Hitler, nakasulat na yan. Na hindi mo mababasang sunod-sunod na Hitler, di ba? Pero every other letter o every 12th letter, every 15th letter, lumalabas na, isa lang ang masasabi mo. Ang Diyos talaga ang sumulat. Kasi walang libro na yung Quran, yung Bible ng Muslim, walang ganoon eh. Yung Bible na yung libro na idinagdag ng mga Mormon sa Bible kasi ang Mormon kasi apat ang Bibles eh. Yung mga dinagdag doon, sinubukan nila, wala. Bible lang ang may Bible codes. Kaya nga, sabi niya gano'n, no? Ang salita ng Diyos, dapat binabasa kasi, punta na lang tayo sa pinaka-basic. Huwag na tayong sabihin natin, huwag na tayong pumunta sa mga Bible codes na para sa mga interested na isip lang naman yan. Pero ito po, sabi niya, pagiginhawain niyo yung buhay mo. Yun ang habol ko eh. Yung alisin ka, unang-una, alisin ka na. Kaya nga alam niyo sabi ng Diyos, no? Sa totoo lang kasi, ang buhay po ng tao dapat di naman struggle. Dapat walang struggle sa buhay natin. Sabi niya niyang ganun eh, huwag niyong masyadong iniisip ko nung kakainin niyo, iinumin niyo, dadamitin niyo. Ano, yung huwag kayong nag-uubos ng oras sa kakainin niyo,
iinumin nyo at dadamitin nyo. Alam niyo yung ibig sabihin ng damit? Kasama ang kotse rin. Bakit? Kasi yung damit po, papasok ka sa loob eh. Di ba? Asan si Jolo? Nasa loob ng damit niya. Ngayon, ano ba gagawin mo sa kotse? Nandun ka sa bubong o sa compartment o sa gulong? Hindi, nandun ka sa loob. Yung something na natutuluyan mo, na nandun ka, na magbibigay kasi ng protection sa'yo to eh. Hindi ba? Eh sabi niyo gano'n, huwag niyo iniisip masyado yun. Alam ng Diyos ang kailangan niyo, unahin niyo lang siya. Anong unahin? Unahin mong basahin ang aklat ng Diyos. No? Kahit minsan di mo maintindihan, di mo naman talaga maintindihan ang buong-buo yan eh. Pero sabi niya, basahin mo yung aklat na yan, araw at gabi, bawasan mo yung panunod ng telenovela. Bawasan mo yung YouTube mo na okay, TikTok mo na basahin mo yan araw at gabi, isipin mo yan, lagay mo sa isip mo, bababa yan sa puso mo. At ang sabi niya, kapag nagagawa mo na nakalagay dyan, giginhawa ka. Kaya nga alam niyo ba, ang susi sa kahirapan ng mundo ay yung humayo ka at ipangaral mo ang nabasa mo. Yan ang solusyon dyan. Alam niyo, sabi nga nila, alam niyo po ang Amerika, gumawa po sila ng ano, nagbigay sila ng budget, nakatakot na budget para mawala ang poverty. Naglabas sila ng katakot-takot na halaga para matanggal ang kahirapan sa Amerika. Pero alam niyo po, pumalya sila. Bakit kasi? Na makakatanggal lang sa poverty ay ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya ganun, the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. Bakit? Para hindi na sila mananatiling poor. So, mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong Bible reading. Eh, nabasa ko na ano yung comics. Hindi ah. Kailangan po nandun yung patuloy. At every time babasahin mo yan, meron kang makakayod eh. Meron kang masisipsip. Hindi ka tulad sabihin natin, yung bubble gum, pagka wala ng lasa, edi wala na. No? Nguya ka na lang ng nguya, parang ang kambing. Pero hindi, ang Bible, every time na babasahin mo, may sustansya yan. Meron siyang isang bagay na sa, alam niyo po ba, nakalagay po sa Bible, sabi niyo ganun, ang salita ko ay gamot sa kanilang mga laman. My word is medicine to their flesh. Papagalingin ka niyan. Kaya nga sabi natin eh, pagiginhawakin ka niyan, ano pang ginhawa ang ibibigay sa inyo? Actually po, yung sakit sa bulsa eh. Naalisin ka niya sa sakit sa bulsa eh. Iba nga, delikado na eh. Kumbaga, kawawa nga iba eh. Grabe, ano yun, cancer na yung bulsa. Talaga, naghihikaw sa siya. Pero sabi niya rito, kung babasahin mo yan, aaralin mo yan, pag-iisipan mo yan, alin yung word of God. At pagka natutupad mo na, nasusunod mo na ang nakasulat riyan, giginhawa ka. Hindi ako may promise niya na, hindi ako nagsabi niya, binasa pa lang sa atin. Sabi niya, giginhawa ka at ito pa, tatagumpay ka. Alam niyo, wala po sa sipag ang ano eh, yung hindi ako po niniwala na kailangan, parang yung kailangan maging masipag ka, yung huwag ka nang mag-araw gabi, kumayod ka, eh, hindi ganun eh. Kasi sabi niya, huwag niyo iniisip kung iinumin niyo, kadamitin niyo, ano ba? Kakainin niyo, sabi niya, unahin niyo lang, seek you first sa kingdom of God. All of these things shall be added. Naalala ko po yung bata ko, pupunta ako sa damuhan. Merong isang klase ng halaman dyan na kapag ka dumaan ka lahat po ng yung parang bilog-bilog na may tusok-tusok, didikit sa damit mo eh. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganun eh, pero minsan eh, talahiban, sige, subukan mo dumaan rin, maya-maya nangangati ka lang. Bakit? Kasi may something doon sa damuhan na talagang kakapit sa'yo eh. Lalo na yung mga buto na ano, matitilos, didikit sa damit mo yan eh. Alam nyo, kapag nag-dive tayo sa salita ng Diyos, didikit sa atin yung kaginhawahan at nakukuha niyo mga kapatid. Always po ano, yung may tama ang prayer, pero meron kasi yung time na sasabihin ng Diyos na hindi prayer ang sagot eh. Ang prayer, ang sagot ay yung word of God. Minsan sabihin ng Diyos, how many times po nagpe-pray ako? May biglang may magpa-flash sa isip ko, kaya minsan literal po na one time may problema ako eh.
No, ako may problema ako sa school. Ngayon, iniisip ko, ano ba nangyari sa pag-aaral ko? Actually, wala. Makatapos ka lang. Napakinabangan mo ba yun? Hindi masyado. Alam niyo kung i-compare ko po yung, kumbaga parang yung, kung iisipin ko, ano ba nagawa sa akin ng pag-aaral ko, nakasama, dahil sa pag-aaral ko, nakapag-share ako. Tapos number two, yung mga tao po na makakasama ko rito sa church, masyaran ko. Hanggang ngayon, nandito. No? Pero maliban doon, anong nakuha mo? Eh mga kapatid, nung nag-a-apply po ko sa embassy, hindi ko masabi na ano eh, na nakagraduate ka kasi hindi ka papasa. I-deny ka. May mga kasabayan po ako na ano eh, habang nag-i-interview, sasabihin lang gano'n eh, graduate sila ng nurse, graduate sila ng ganyan. Rinig na rinig ko po, sasabihin ng consul, you will only work there. Denied. Eh ako, nilagay ko lang high school graduate. Totoo naman, high school graduate ako. Hindi naman ako nagsinungaling. Walang naitulong sa akin yung nakatapos ka ng... Nakukuha niyo ba? Nakarating ka naman doon lang, hindi mo dine-declare yung achievements mo ganito. Ang isa lang po na ano, na ano bang nakakuha ko rin, no? Eh, bakit ba? Nakuha ka naman. Natutunan mong magsulat, magbasa. Ano pa? Mangopya. Ewan ko, wala naman ako alam na estudyante hindi ng opya eh. Elementary nga ako, kopyahan ang kopyahan, pati pangalan ko, sinulat nila eh. No? Eh, ngayon po, eh may problema ako sa school. Problema ko yung mga projects, yung mga case studies, saka yung mga programming, ganyan. Ay, hallelujah. Ngayon sabi ko, kailangan ko mag-pray one time kasi isasubmit ko yung ano, alam niyo ba yung ano, yung snake game? Yung ganon, nakapagka nakain, nakagat mo yung sarili mo, mamatay ka pagka napanggakaroon sa pader. Mana yun, dead ka eh. Kailangan pahaba ka ng pahaba na ganyan. Tapos may lumalabas na mga... Eh, ba't ko sinukwento to? Eh, kasi totoo nangyari. Eh, ngayon, pinagagawa kami ng ganon. At yun ang magiging final exam namin. Ngayon, sabi kong ganon, eh, kailangan ko mag-pray. Okay, kailangan ko mag-pray. E di, yung ginawa ko po, unahin ko, ano to, gagawin ko ba itong project na to? Exam ko na bukas ko, baka, excuse me, kailangan ko i-submit na yung bukas. E sabi ko, ano, unahin ko, gagawin ko to, magpe-pray ako, may promise kang mag-pray eh. So, ang nangyari po, sabi ko, ito pa rin ko yung promise ko. Ngayon, sabi ko, pagka na ginawa ko itong prayer na to, alas dos na ng madaling araw ako matatapos. Hindi ko nakakayanin yung panggawin ito. No, ang problema po kasi, ang sikreto kasi rin yung snake game na ganyan, may formula dyan eh. Na halimbawa, dito sa, di aakyat yung ahas, ano? Hindi naman makamandag yun, don't worry. Aakyat siyang ganon. Ngayon, kung siya lumiko, kailangan yung buong katawan niya, aakyat muna, kung doon siya liliko, dapat susunod sa kanya, di ba? Kaya kapag nagpaganong-ganong ka, eh yung tinatype ko yung, ano, yung program ko noon, kapag ka niliko ko na, yung cursor keys, pag niliko ko na, napapunta ron, buong katawan pumupunta ron. Kengkoy. Sabi ko, may formula dito eh, hindi ko alam. May kaso kailangan ko mag-pray. Submission na bukas. Yung mga sa katabi mo, ang tawag doon, cramming. Lahat naman tayo, ganun eh. Wala akong alam na sudyante na hindi nag-cramming. Maniwala ka rin. Sinungaling niya kapag kasilabi niya. Kumbaga, bukas na ang exam, ngayon lang yung magre-review. Manunood muna ng Voltes 5 at kung ano-ano. No? Ngayon po, eh, nagpe-pray ako na sabi ko, Lord, ano, tapusin ko itong prayer ko. Sige, yung responsibilidad mo ba na mag-travel ka? So, ano po nangyari nun? Natapos na yung prayer ko. Ngayon, may problema ako. Hindi ko alam yung formula. Alam niyo po, palagi ko kinukwento to kasi totoo eh. Ngayon yung ballpen ko po, nasa kama kasi ako, nung pagkatapos ko mag-pray, nalaglag. Nalaglag sa sahig, pumunta sa ilalim ng kama, yung ballpen. Ngayon, may computer po ako sa bahay. Nung pagkalagda, di siyempre, gumuko akong ganyan, kinuha ko, di siyempre, hindi ka naman habang buhay na nakaganon na lang. No? Babangon ka, siyempre. Alam niyo, pag tingala akong ganyan, nakita ko yung formula na kasulat sa hangin. Eh, natandaan ko,
Kinuha ko kagad yung papel, sinulat ko habang nakatingin ako doon sa formula. Nakasulat siya sa hangin. Anong ginawa ko? Pinasok ko sa computer. Pasado. Ngayon, sa kaya nga sabi niya, all of these things shall be added unto you. Unahin mo lang. Unahin mo lang si Lord. No? Eh kumbaga, ano ba na pala mo sa pag-aaral mo yun? Hindi ganun kalaki. Kumbaga, na para lang, para ka lang magkaroon ng pangalan. O kaya, para lang yung mawin mo yung mga tao, nasiran mo yung mga tao. Yun yung isang malaking balik sa akin. Pero, sabihin natin ganun, hindi naman ako nagtrabaho eh. So, hindi ko naman napakinabangan yun na nasabihin natin, nakabili mo ako ng ano, na 1,000,000 condominium. Hindi naman eh. Wala nga akong condominium eh. So nakukuha niyo mga kapatid, na kahit pray ka ng pray, eh may sasabihin pa rin ng Diyos sa'yo. Ngayon, how many times yan, yung paulit-ulit po yung ganito, napakahalaga na ikaw ay nagbabasa ng Bible. Amen po. Yun ang ano, yung kumbaga sabihin natin, eh kahit pa sabihin mong prayerful ka, pero wala ka namang word of God na binabasa, may mali. Tapos ito pa, meron po rong isang nakabisyon. Nakakita raw sila ng mga demonyo. Yung mga masamang espiritu. Ngayon, narinig daw niya, sabi niya, atakihin natin si pastor ganito. Ngayon, nagsabi daw ng isang demonyo. Nung huling inatake natin niya, napalayas tayong lahat eh. Natalo tayo. Ngayon, sagot ng isang demonyo, hindi na tayo matatalo ngayon. Ngayon, sabi ng isang demonyo, bakit? Hindi na siya nagbabasa ng Bible. Bakit? Kasi ang word of God kailangan na sa heart mo at yan ang magiging espada mo. Pero pag nawala na sa heart mo yan, kahit confess ka ng confess, rebuke ka ng rebuke, ewan ko na lang. Nakuha niyo mga kapatid. So importante po na meron tayong yung schedule, no? Yung schedule na magbasa, na sana naman sa loob ng less than a year natapos natin, kahit naman di mo maintindihan lahat eh. Kasi, duda nga ako, maintindihan natin lahat yan eh. Pero, ang kagandahan po nito, ito pa. Sabi niya, pagdating lang ng Holy Spirit, ipapaalala niya lahat ng sinabi ko sa inyo. Sinasabi niya si Jesus. No? Papaalala niya lahat ng sinabi ko sa inyo. Eh, ano, saan ba makikita yung mga sinabi niya? Sa TikTok. Hindi. Sa Bible. Eh, paano niya? Halol tulad dito. Hey, Jolo. Nalala mo nung ano? Nagsundo tayo sa airport. Sinundo natin yung artista. Hindi. Kasi di ka naman kasama. So, di mo maalala. Tsaka wala naman kami sinundong artista eh. Kasi nga, wala ka talaga maalala. Ngayon, paano ipapaalala sa iyo ng Diyos ang solusyon sa problema mo kung hindi mo nababasa? Minsan may problema ako, isip ako ng isip na ganyan, maya-maya, parang, teka na, may sinabi si Lord sa akin, teka, nabasa ko sa Bible yan, ha? Oo. Pero paano kung may sinasabi na pala ang Diyos sa'yo, pero hindi mo kasi nabasa, isipin mo, ano kaya yung itong mga salitang ito? Napakahalaga na meron kang database ng Bible sa heart mo at sa isip mo, kasi dyan kukuha ang Diyos ng isasagot niya sa'yo. Ipapaalala niya sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid, maniwala kayo, yung mga salita ng Diyos na yan na nasa heart nyo, minsan kakanta yan. Masasabihin niya sa inyo yung dapat mong attitude, dapat mong gawin kasi kumakanta siya. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, yung isang tao po na ano na wala sa kanya salita ng Diyos, yung hindi niya nabasa to, nasa disadvantage na yan eh. Kasi ano magbibigay sa atin ng tagumpay, yung word of God, hindi yung talino mo, kasi tao lang tayo na pwedeng magkamali. Amen po ba? Na siya kasi yung pwedeng magsabi sa atin na ito gawin mo. Paano nga? Pinapaalala niya. By way of remembrance, nakalagay sa Peter yan, by way of remembrance, na ipapaalala niya sa iyo yung dapat mong gawin. E paano kung wala kang maalala kasi wala kang nabasang gano'n? Talo na tayo. No? So magkaroon po tayo ng ano, ng schedule natin na yung Bible binabasa ko. Ang suggestion ko po sa inyo, basahin niyo po, start sa New Testament.
Tapos punta kayo sa Old Testament. Yung systematico ba na, simulan mo sa simula, hindi yung parang ginaganon mo lang, tapos tuturo mo yung kamay mo, nakalagay, Lord, anong gusto mong gawin ko? Pag gano'n mo, tsung, si Judas nagpakamatay. Ah, oh, hindi yun. Tapos, hindi, tapos gaganon mo na naman, tapos, Lord, anong gusto mong gawin ko? Tsung, pag ganyan, bilisan mo. Oh. Eh, hindi gano'n, kundi yung simulan mo talaga, hindi yung tingi-tingi kang ganyan, napapatumpik-tumpik, kasi magkaroon ka ng systematicong pagbabasa ng Bible hanggang sa mabasa mo lahat yan. Huwag ka mag-alala, hindi mo maintindihan kaagad yan lahat. Pero pag may problema na, ipapaalala sa iyo ng Diyos yung nabasa mo, ano mangyayari? Masasolve yung problema mo. Amen po? So dapat ang mga Kristiyano marunong magbasa. No, kung merong isang bagay na magandang natutunan po sa atin, alam niyo, naisip kong ganun eh, ano bang nagawa sa akin ng pag-aaral na yan? Eh maraming salamat kasi buti ka pinag-aaral ako eh. Pero alam nyo, yung kahit sabihin natin, hindi ganun kalaki ang halaga kasi hindi ko naman nagamit. Hindi naman ako naghanap buhay. Nagtrabaho dyan sa pinag-aralan kong yan. Pero alam nyo, tinutulungan ako ng Diyos. Bakit? Kasi problema ko eh, kailangan ko makapasa. Alam nga naman, 10 years ka na rin, hindi ka pa pumapasa. Anong tawag doon? Doktor ka na. Nag-ano ka na rin, anong tawag dito, nag-doctorate ka na rin. So, number one, dapat marunong tayo magbasa. Amen po ba? Okay. Next, punta po tayo rito sa Ephesians 5:19. O sige, basahin ko po rito, no? Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Sa Ephesians 5:19, sabi niya, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ano yung number one? Dapat marunong tayong magbasa. Mga Kristiyano, dapat marunong magbasa. Sisingit na naman ako, naalala ko po nung si Kenneth Hagin nagtatanong kay Jesus dahil one-on-one sila nagkita eh. Sabi daw ni Hagin, tinanong niya si Jesus na, Lord, anong pinakamabilis na pamamaraan para ipahayag, ikalat ang salita mo? Sabi daw ni Jesus eh, noong time na yun ha, yung written materials. Sabi ni Jesus, okay. Ngayon, ang number two po, ito po nakalagay, sama-sama ipahayag ninyo ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, himno, at mga awiting spiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Number two, ang mga Kristiyano dapat marunong kumanta. Hindi ko po sinasabing magko-concert ang bawat isa na lahat pupunta rito at kakanta, no, na magbibigay ng tanging bilang. Hindi po ganun, pero isang bagay ito na hindi pwedeng wala sa mga Kristiyano yung marunong kumanta. Kasi pwede ka kasing kumanta ng para sa sarili mo, para sa Panginoon, o para sa tao. Ay siyempre, kung para sa tao yan, ay kailangan marunong ka talagang hindi kasing tuwebe. Nalala ko po yung ano, yung sino po rito may hidden talent sa pagkanta? Tago niyo na lang. Yung kumbaga parang, ayun, boses ko pang CR lang eh. No? Hindi ganoon eh, na something ito, itong bagay na ito na parang nire-require ng Diyos eh. Na sabi niya, dapat marunong ako kumanta. Kasi ang isang way na ng pagkausap mo sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanta. Hindi lang yung prayer eh. Kasi ito po yung ano, yung isang bagay na parang may mga tao po na ano, na ano bang tawag sa ganito? May mga tao na limitado sa pakikipag-usap sa Diyos. Eh. Yung parang, pray lang ako. No. Ang isang way ng pagkausap sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagkanta. Ngayon, kung hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong mag-worship, ayan, oh, sabi niya gano'n, magpuri sa Panginoon, ay wala na. Imagine niyo na lang, ano, paano kung lahat ng way ng pag-commute ay motor? Walang jeep, walang bus, walang eroplano, walang kulong-kulong.
Ay, di parang ang hirap nito, no? Alam niyo ba, dito ngayon, ha? Ngayon time na to, anong oras na ba? Ayan, no? 10:45. Kasalukuyan, may 1 milyong tao na nasa eroplanong umiikot sa mundo. Ganyang karami. What if ang isang way lang ng transportation ay motor? Hindi naman sasakay mo rin. Ay, konti, di ba? No, isa, dalawa. Bawal ang tatlo, lalo na pag walang helmet. Pero ito po, ang isang way, hindi tayo nilimitahan ng Diyos yun. So, para nagsasalita ka lang. Ang isa rito ay yung sa pamagitan ng kanta. Awitan mo ang Panginoon. Yung nataas ang kamay mo, tapos buong damdamin mo, pinapahayag ang iyong nararamdaman, hindi yung buong hikab. Wala ka nang ginawa. Kumbaga lahat na lang ng buong prayer mo ay hikab. No, tapos may tulog. Yung gano'n na, malagintong hikab. With matching ulat. No. Ang sabi niya rito, no? Ang isang way ng pag kausap natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi naman kailangan mag-enroll ka. Pero somehow, marunong ka dapat kumanta. No, kumbaga, kung kakawit ka sa Panginoon, don't worry. Ma-appreciate ng Diyos yan. Kahit nagbabakasyon yung boses mo. Ngayon, minsan nakikiliti lang ako na, ewan ko ha, wala akong, hindi ko napapanood, wala akong alam. Halimbawa, pupunta si Josay dito, kakanta, special number, anong ibig sabihin nun? Special chopaw. Special o regular, ano pa? Special halo-halo, ibig sabihin, wow, may dagdag ito, masarap ito. Masarap itong pakinggan. Tapos sasabihin niya, pasensya na po kayo sa tanging bilang ko. Eh, pag kung magpapasensya kami, huwag ka nang kumanta. Pagpapasensya ka lang pa namin, para bang, kumbaga, sa yung nangangaroling ka. Ano sasabihin sa iyo ng boses mo? Eh, sasabihin ni patawad. Kawawa naman yung boses mo, pinapatawad na lang. No? Ay kagabi po, nandun kami sa Lamay. Natuwa naman ako kasi na nandun po yung music team. Nandun kami sa Lamay, edi nagpakanta na po yung papakanta kagabi. Ngayon, nung natapos na, nagsabi po ng isang pamilya, kinuwento sa akin, na ano kami, nag-left group kami ron ah. Ano ibig sabihin, nag-left group kami, bakit? Kasi yung kantahan nila may bosesan. Isipin nyo, yung sa ganda ng kanta may bosesan. Eh, kumanta lang naman sa patay. May bosesan pa. Na, kumbaga parang na-OP kami ha. Yan. Eh, mga kapatid, kung kakanta ka sa mga tao para ma-bless mo sila, you are singing to the people. Pero ang tinutukoy niya rito, singing unto the Lord. Hindi mo kailangan ng auto-tune. Hindi mo kailangan yung magandang boss, pero hayaan mong umawit ka at express mo yung damdamin mo riyan. Alam niyo mga kapatid, yun ang isang way ng pagkausap sa iyo ng Diyos. At isang way ng pagkausap din sa iyo ng Diyos. Paubos po yung time natin kung gababanggitin ko to, pero minsan wala kang ano, yung kumbaga, Lord, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Pray ako ng pray, tangs ako ng tangs, hindi ko naman na-interpret ganito. Hindi ko alam kung kailangan ko ng sagot. Maya-maya kakanta ka. Then sings my soul, my Savior God to thee. Nasa mamaya, tumating na, pumasok na sa isip mo yung sagot. Nakukuha niyo mga kapatid, na kung hindi sana ako kumanta, hindi ko maririnig ang boses ng Diyos. Ang isang way ng pagkausap mo sa Diyos at ang isang way ng pagkausap sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-awit. Kapag inaawit mo to, kaya hindi maganda yung ano eh. Yung lagi ka nakikinig ng worldly song. Kasi kung anong pinapapasok mo, yun din ang lalabas. Kung ano nasa heart mo, yun din ang lalabas. Hindi maganda pinupulyot mo yung heart mo. Bawal na sa atin yung ano, yung enjoy na enjoy ka nakikinig kay Britney Spears. Laos na yung. Oh. Anong kinakanta mo? I'm not a girl. Alam niyo ba yung kantang yun? Not yet a woman.
Sabi ko, anong kanta to na napahiya mo pong pinapapasok mo yun, no? Tapos meron pa rin yung mga tao, no? Ano ba yung mga tugtog na paglinggo lang? Kwando, kwando, kwando. Ayun ko, sino ba nakakatanda tayo, Daisy? Tanda mo ba yan? Panahonan mo ata yan, eh. Yung pagkalinggo, ano yan, yung, ay, okay po. No, huwag mong pinapapasok sa heart mo na parang, yeah, baby, yeah, gumaganong ka pa, eh. Ano po, buong puso kang umawit, pahayag mo yung damdamin. No? Sabi mo, ano nararamdaman mo sa Panginoon, alam niyo, isang way yan. Kaya ito po, ang kailangan, marunong po tayong kumanta. No? Eh, ngayon, kung ikaw lang naman na nakakarinig niya, sige na, ilakas mo na. No, naintindihan ni Lord yan. Don't worry po, di ko kailangan mag-enroll. No? So, basa, number one, kailangan mo marunong magbasa, mga Kristiyano. Number two, marunong kang kumanta. Ayan, pakitingnan mo yung katabi mo, sabi mo, may hidden talent ka, di ba? Itago mo lang. Dalawa na lang kayo ni Lord na umawit ka sa kanya. Alam niyo, isa pa minsan eh, naiinis ako eh. Alam niyo ba, meron sa Bible yung beloved, let us love one another. Nasa ano yan eh, nasa first gen yan, I think eh. Naririnig ko yung kantang yan. Ngayon, kinakanta ko, hindi nakalimutan ko na kasi 19 forgotten. Eh, naiinis ako doon sa isang kasama ko. Nung sabihin mo sa katabi mo, ikaw ata yun. Eh, talaga, asar na asar ako sa kanya. Na parang nag... yung... na, Maya-maya, nanahimik kong ganyan. Maya-maya, narinig ko sa loob. Oh. May MP3 player. Sabi niya, beloved, let us love one another. Paulit-ulit siya. Sabi kong gano'n, i-stop ko nga. Mayroon, tutugtog na naman, autoplay. Ano ibig sabihin nun? Kinakausap ka na ng Diyos sa pamamagitan ng mga salmo, himno, at mga witing spiritual. Kasi nasa Bible yung words na yun. Yung let us love. Sabi ko, Lord, surrender na ako. Di tumigil. Ibig sabihin, Lord, pinapatawad ko na siya. Hindi na ako mainis. Sorry, Lord. Sino makakausapin ka ng Diyos sa kanta? At kakausapin mo rin siya sa kanta. Amen. So, yung last po rito na i-share ko po sa inyo na dapat marunong o meron, marunong ang mga Kristiyano. Ano na yung number one? Magbasa. Number two? At number three, ito po, mag-ipon. Save. Mag-ipon. Now, buksan po nga natin dito sa 1 Corinthians. 1 Corinthians. So, tapos na tayo. Alam niyo, kung pag-aaralan niyo po ito, hindi ito basta-basta tinuturo, kumbaga parang hindi nga ito tinuturo eh. Bihirang-bihira kang makarinig ng ganito, pero essential ba? Kailangan? No? Alam niyo po na nabuhay po ako na ano, na dahil puro gastos, gastos, gastos. Eh, ang ginagastos ko lang naman, ano? Ito po, maganda na walang asawa. Wala kang ginagastosan, kundi sarili mo lang. At saka yung ministry mo. Kasi kung may pamilya ka, hindi ko naman sinasabi kung kayo magpamilya. Mag-asawa ka pa rin. Eh, wala naman binabawal dito huwag kang mag-asawa. Wala naman sinasabi. Ganun, pero ito po eh. Isang kagandahan na walang asawa, wala kang pinag-iipunan. Kumaga, ako po, nabuhay ako na, ang ginagastos ko lang ay yung sa ministry ko. Ano? Ngayon, mabuti na lang, may mga pamilya akong din nagre-require sa akin. Na hindi ako, oh kuya, dapat ikaw magbayad ng ganito, ganyan-ganyan. Eh, mabait po yung mga kapatid ko sa akin na hindi nila ako nire-require. Ngayon, ano nangyari sa'yo? Eh, nahihiya naman ako. Kaya ako na yung nagsasabi, sige, ako na magbayad nito. No? Ako na magbabayad ng bigas. Ako din ang makakain, no? No? Eh, hindi, yung kumbaga nahihiya ako eh. Kaya sabi ko gano'n, ako na lang magbayad ng tax ng bahay. Ay, hindi ko alam. Nung isang araw ko lang nalaman ang bahay pala, pati yung lupa, may tax. Pati yung bahay, may tax pala yan. Sinisingil ako nung dumating yung nasa City Hall na kailangan ko rin bayaran niya kasi bebenta raw yung bahay namin. Sabi ko, magkano ba? 4,000? 4,000 pala, ibebenta mo na itong bahay namin. Grabe naman na. Ano ko kanya, mauwit.
Sobra ka naman ganun. Ngayon iniisip ko, palaisipan lang naman sa akin, paano kung bayaran ko yung lote? Hindi ko bayaran yung bahay. Ano gagawin nila? Kukunin yung bahay. O sige nga. Kukunin pa rin. Eh, hindi ko alam yun eh. Eh ngayon, eh, ano yung kumbaga parang mabait po, ano, hindi parang mabait po yung mga kapatid ko sa akin na hindi nila ako nire-require sa mga ganun. Ako nang nahihiya. No, hindi bayaran ko na lang yung ganito ganyan. Okay po, ito rito, sabi niya, kung pag-aaralan niyo po yung word na yung saving money sa Bible, eh ang dami. No? Ang daming nakalagay pala sa Bible na mag-impok ka, mag-save ka. Isa pong natatandaan ko rito ay yung mag-impok ka ng kayamanan sa langit. So ibig sabihin mag-save ka, ibig sabihin maglabas ka ng pera. At yung perang yan, hindi mo gagastusin yan, ilalabas mo yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi ang isa pong magsasaka, hindi naman lahat ng inaning niya, ibebenta niya. Ano gagawin niya? Itatanim niya ulit yan. Kasi kung hindi, wala siyang anihin sa susunod. Ngayon, ganun din sa atin. Yung pera po natin, kailangan mong ilabas yan, huwag mong kainin. Do not eat your seed. Kailangan mong ilabas yan. Saan pupunta yan? Eh sabi niya, mag-ipon ka, i-save mo yan sa kalangitan. Ang tinutukoy po niya kasi rito yung form ng offering. Ngayon, kapag every time maglalagay kayo ng offering nyo dyan sa offering basket na yan, nagsisave kayo. Ano? Kumbaga parang, hindi ko pa kikinabangan. Yan nakakala mo. Dahil lang nakalagay sa Bible, keep casting your bread upon the waters and in due time, babalik sa'yo yan. So wag po kayo nanghihinayang kapag nag-o-offering kayo kasi nag-iipon kayo. Minsan nga, ano, titingnan mo sabihin natin si Josai. No? Isipin mo, parang gusto kong bigyan to. Ngayon, ang gagawin naman ni Josai, magsusuot ng yung gatamit na, ano, yung parang kinaramot ang pusa. Yun yung loray-loray. Ito naman, magpapaawa effect naman. Hindi po ah. Alam nyo, isipin mo nga, bakit parang gusto kong bigyan si Josai? Bakit kaya parang meron akong nararamdaman sa heart ko na gusto kong abutan itong worker na to ganyan? Ngayon gagawin mo, analyzing yun. Hindi papayag ang demonyo na bigyan mo ang worker. Kahit kailan, hindi ka bubulungan ng demonyo na abutan mo yung worker. Nakukuha niyo po mga kapatid. Si Lord lang magsasabi, no? Kaya parang bakit may gusto? Parang gusto kong bigyan si Josai ng ganito, gawin mo. Ano mangyari yan? Nagtatanim ka lang. Nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Pero dito po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Ito po, verse 2. Tuwing unang araw ng linggo, magbukod na ang bawat isa sa halagang makakaya, at ipunin iyon, save. Ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy, paparyan ako. So save, no? May time talaga na may allowance ka, Monday to Sunday. Ngayon, ano ka riyan, yung magbubukod ka at itatanim mo kay Lord. No? Hindi po pwedeng kumbaga, ako nga yung worker dito, dapat ako nga bigyan nila ng perang ganito. May mga worker pong ganyan na hindi marunong magtanim. Marunong lang tumanggap, pero hindi marunong magtanim din. Dapat nga, ako ang taniman dito, hindi. Nakukuha niyo mga kapatid. Dapat tayo marunong lahat mag-save. No? Hindi po totoo yung sinasabi ng mga tao na, Kristiyano ka, dapat sa Diyos ka lang umasa. Oo nga, sa asa ka sa Diyos, pero give and you shall receive. Okay po. So, ito yung mga kailangan po na naalala ko po ng mga bata kami. Bibigyan po kami ng nanay tatay namin ng 25. O kaya G's. Ewan ko kung may nakakatanda pa rito yung G's na 10 cents lang yun. Bibigyan kami ka na pagkatapos bibigay sa amin isa-isa. Tapos tuturuan kami na every Sunday kami yung magdadala ng 25 centimos dun sa offering. Lalapit sa harapan. Ito kasi pinapasa minsan, di ba? Pero yun, nung nagsisimba po kami, nandun sa harapan yan,
kami yung nagpupunta talaga, tinuturoan kami na, na magbigay. At yung pong ugaling yun, nadala namin lahat. No, na, na hindi lahat ng binibigay na pagpapala sa akin ng Diyos mag-i-stay sa akin, yung iba itatanim ko sa iba. No? Ay, okay po. So, tatlo, may bonus na lang ako dadagdag. Na sabihin mo sa katabi mo, oh, magbabasa ka na ng Bible, ha? Ano yung number two? Kakanta. Kakanta ka na, ha? Ayan. Ano yung number three? Mag-iipon. Yan, mag-iipon ka. Maalam nyo, mga kapatid, kung sabihin natin yung, kasi nakalagay po rito, ang bawat, ano, magbukod, ang bawat isa, hindi yung buong church, kundi individual. Ang bawat isa, sa kasi, yan ako pa nakalagay, oh, na magbukod ang bawat isa, ibig sabihin, kanya-kanya to. No? Kanya-kanya ito. Magbukod ang bawat isa sa halagang makakaya, hindi yung, may mga tao po, eh, ako, pag ako naging milyonaryo, magbibigay, matatagalan pa yun. Dahil sa kuripot ka. Matatagalan pa yan. Yung kaya mo ngayon, magkano ba kaya mo ngayon? O, 20 pesos, edi, maging matapat ka rin. Mag-save ka. No? Alam niyo ba, dito po sa Bible, may mga tao po rito na, na natuwa ang Diyos kasi mapagbigay. No? Alam niyo, naalala ko lang dito, medyo ano, mag-sidetrack ako. Natatandaan niyo ba yung, ano, yung isang babae na pinag yung second floor niya binigay niya kay Elisha. Nasabi niya itong tao ng Diyos na to, dito ka na lang tumira every time dadaan ka rito. No? Mag-stop over ka rito, lagyan ka namin ng lamesa, ng higaan. Ngayon, bandang huli, sabi nung ano nung ni Elisha. Ano bang may gaganti natin dito? Tingnan niyo. Nag-aayon, nag-iisip kagad si Lord ng ano bang may gaganti ko sa kanya? Yung sa babaeng nagpatuloy sa atin, ano bang may gaganti? Gusto ba niya, kausapin ko yung hari, politika? Nagkaroon siya ng pabor? Sabi niya, hindi, hindi. Eh anong may gaganti? Sabi niya, wala pong anak yan. Eh ano ba yung kulang mo? No, hindi naman tayo kulang-kulang. Pero ano ba yung kulang mo? Alam niyo, sabi niya, walang anak yan. O sige, sabi niya, sabihin mo sa kanya, next year may anak ka na. Dahil giver lang. Kasi hospital lang siya. Anong hospital? Hospitable. Yung hospitality niya. No? Kumbaga, dahilan sa pinatuloy niya, ano nangyari? Next year, na nagkaanak na. Alam niya, sabi niya, nanti, eh, yung alagaan lang natin si Josai. No? Ano nangyari? Pagkaraan po ng ilang taon, yung bata namatay. Heat stroke. Pakitang init eh. Hindi pa kasi naimbento. Ano sinasabi ng tradisyon kung sino yung batang yon? Si Jonah. Ayon sa tradisyon, siya yung kaya binuhay ng Diyos yan. Ayon sa Jewish tradisyon, siya si Jonah. Yung propeta. Okay. Eh may bonus po ako sa inyo. Sabi niya, kapag ka kayo mag-aayuno, mag-ayos kayo. Sabi niya, huwag yung paawa effect. Huwag yung hindi ka na naliligo, tapos gumagapang na yung mga puto mong yung nagpapaawa effect. Ikaw, wawo naman. Eh, sabi ng Bible, ikaw, sumbat ka na, sumbat na ganyan. Yung papaawa effect ka, tapos naawa yung tao sa'yo. Anong nangyari yan? Bigyan ka ng barya. Naawa sa'yo, kaya barya binigay. Pero pag na-bless sa'yo yan, malaking halagang bibigay sa'yo. Iba, yun ang pinagkaiba ng kinawaan ka at saka pinagpala ka. Hindi ba naman pagpalain ka, binigay sa iyo 5 piso? Eh di, limos yun. Pero pagka binigyan ka ng 5,000, blessing yun. No? Paano kung maliit na sa iyo? Just 50,000. Binless ka, hindi limos yan. Kasi hindi naawa sa iyo, na-bless sa iyo. Okay, so dapat nga lagi tayong blessing eh. Lagi tayong pinagpala. Okay. Ngayon, eh, ito po, sabi niya, mag-ayos ka. Ng mga Kristiyano, next, dapat marunong maligo at mag-ayos. Pang-apat to. Ayaw lang Diyos yung kumbaga. Alam niyo, meron po kaming hanap buhay noon yung trucking business, construction supply, mga pahinante, mga driver. Alam niyo, requirement ng tatay ko,
Walang lalabas ng hindi naligo. Maligo kayo dahil siyempre puro yung pawis, yung ano, yung pinagpapalakang ganyan. Requirement ng tatay ko. Alam nyo kahit dito sa Rema, bawal lumabas ang hindi naligo. May balita ako eh, puro buhos ng buhos, parang ligo now, sabon later. Eh, hindi ganon. No? Ang sabi ng Bible, mag-ayos ka. No, titingnan mo nga ganun. Kanina nga napansin ko si Ray, si Rachel, aka Rizal. Aba, marunong pala mag-lipstick ito. Sabi niya, ngayon lang, pastor. Alam niyo po, hindi ako bibili doon sa isang worker na mukhang nagtitinda. Tapos pagkain yung tinitinda. Tapos ang dumi ng kuko. Tapos habang nagtitinda, may gumagapang na kuto. Tapos, sandali lang po ha. Sa'yo. Eh, hindi ako bibili ng pagkain niya. Alam niyo, ang gusto ng Bible dito, maayos ka. No, maayos ka, magsuklay ka, magbihis ka. Pero siyempre, maligo ka. Kasi minsan, may mga Kristiyano po na hindi naman tayo, kumbaga parang yung sobra-sobrang malinis ka na parang hindi ka na, minsan naiinis po ko sa hindi marunong kumain sa bangkete. Hindi ko naman sinasabi doon ako kumain, pero kumbaga huwag ka naman sobrang arte. No? Pero ang pinaka-keyword dito, presentable. Amen. Kapag ka nga dyan yung crush mo, ang gagawin mo, di ka lalabas eh. Ang gagawin mo, magsusuklay ka muna. Maglilipstick ka, lagpas-lagpas naman. Magpabango ka naman. Yan ang sinasabi po ng ano eh. Anong verse ang ginagamit po natin? Yung sinabi niya, sa pag-ayuno mo, mag-ayos ka, maligo ka. Kumbaga, maging presentable ka sa mga tao. Na pagka nakita nila to, mukhang Kristiyano to, bakit? Talagang, ano ba tawag dun yung... O? Yung may glow, yung tulad kanina, pagpasok ko rito, si Nanay Lenny nagmano sa akin, isip ko, sino kaya itong dalagang to? Hindi po yun talaga naisip ko na yung kumbaga parang tinitingnan ko ganyan eh, na parang kilala ko ba ito? Eh, kilala ko si Nanay Lenny. Pero nakita, ay Nanay Lenny, sabi kong gano'n, doon ko lang nasabing nanay. Na makita sa'yo yung glow. Noon yung blooming ka na may dahilan ka para magpatuloy sa buhay, masaya ka sa Panginoon, no, na hindi ka punong-puno ng lungkot. Oh, may santo ka na naman ngayon. No? Okay, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo ganun. Maligo ka everyday. Yung mag-ayos ka, mag-suklay ka, humarap ka sa Panginoon, humarap ka sa mga tao na looking fresh. Yung maganda kang tingnan, ano pa ba yun? No? Meron ba kayo nakitang ikinasal na hindi nakaayos? Eh, ikaw, pagka siya makakatuloy, mag-aayos ka? Hindi. Anong suot mo? Kulay itim. No, so, amen po ba? So, may nakuha kayo mga kapatid? Eh, ito po yung mga paalala ko. Ay, okay po, sa Facebook po, maraming salamat po sa pagsubaybay, and then sa susunod po, God bless you.